Magandang araw po muli sa bawat isa. So, ating pong ngayong pag-aaralan ay matatagpuan natin sa Mark chapter 16 verse 1 hanggang 8. At tayo po ay pagkatapos po nito, tayo po ay lulugtang sa verse 14 hanggang pong 18. Okay? So, ating pong sama-samang basahin. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng Linggo, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Ngunit sila ay nagtatanungan sa isa't isa, sino ang maaari nating mapakisuyuan maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. Sa pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan, kaya't sila'y nagtaka. Ngunit sinabi nito sa kanila, "Huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus? Wala na siya dito. Siya'y muling binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kayo kay Pedro. Mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo." Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at ditong-dito, at dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kanino man. Tapos tayo po ay mag-jump sa verse 14. Sinabi po dito, pagkatapos, nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay." Purihin po ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-sama pong manalangin. Ama naming Diyos na banal, mapagmahal naming Ama, sa sandaling ito kami po ay dumadalangin sa iyo at tinitiwala namin, Panginoon, ang mga salitang ito na ipapahayag mo, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng karunungan at ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin nang nais mong ipahayag, Panginoon. Lord, ang iyong lingkod ay itago mo sa iyong likuran. Ikaw ang mahayag. Ang kalwalhatian mo, Panginoon, ang siyang makita, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, kami po, Panginoon, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Gabayan niyo po kami at dalangin namin na ang anumang matututunan namin sa araw na ito, ito ay magkaroon ng kaganapan sa aming buhay, pananampalataya, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Hallelujah. So, sa panahon, sa maraming taon na nagdaan, simula nung si Jesus Christ ay nabuhay, ginugunita na natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Hanggang sa ngayon, ay ito ay naging tradisyon na sa marami. Ngunit, karamihan po sa atin ay hindi pa rin ang araw ng pagkamatay ng Panginoon at muling pagkabuhay ay parang isa na lang okasyon. So, ito ay hinihintay ng mga narami para pumunta sa mga iglesia, bumisita sa mga iglesia para manalangin, para ibalik tanaw yung mga nangyari kay Jesus Christ. At marami rin sa mga tao na ito ay baliwala na lang. At hindi sila, sa madaling salita, hindi sila totoong nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Basta maisip lang nila na ito ay pinagdiriwang ng buong Kristyanismo at ito ay ginugunita. Pero walang kapangyarihan sa kanila yung mga nangyari kay Jesus Christ. Pero sa ating mga Kristiyano, sa ating mga totoong tumanggap at totoong nanampalataya kay Jesus, itong pangyayaring ito ay isang napakalaking pagpapala. Dahil dahil sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Tayo ay naniniwala na after na tayo ay mawala sa mundong ito, makakapiling natin ang buhay at makapangyarihang Diyos ang ating Panginoong Hesus Kristo kasama ng Ama sa Kanyang kanan. Kaya purihin ang Panginoon sa lahat ng mga tao na patuloy na nanampalataya sa Panginoon, huwag tayong bibitaw at tayo patuloy at patuloy na magpalakas sa Panginoon. Dahil sa Kanyang grasya, tayo po ay naligtas. Okay, balik po tayo sa ating pong pinag-uusapan, sa ating pong talatang ating nabasa. Makikita natin dito ang mga tauhan. Sino po ang mga tauhan sa kwentong ito? Makikita natin dito si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, pagkakilala natin dito, siya yung binabato ng mga Pariseo dahil siya ay isang babaeng mababa ang lipad. At siya ay niligtas ng Panginoon sa pamamato ng mga Pariseo. At si Maria Magdalena ay nakasama ni Jesus habang sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. At nasaksihan din ni Maria Magdalena ang mga milagro, mga ginawa ni Jesus Christ. Ano? Pangalawang tauhan sa kwento ay si Maria na anak na ina ni Santiago. Ano? At ang isa naman ay si Salome. Ano? Sila ay, una, anong ginawa nila? Sila ay bumili ng pabango para dalawin si Jesus dun sa grave. So, bumili sila ng pabango para pahidan yung katawan ni Jesus Christ. Ngunit, sa kanilang paglalakad papunta sa libingan ng Panginoon, sila ay nag-aalala dahil sila lang tatlo yung magkakasama at sobra nag-aalala sila dahil napakalaki ng bato na nakatakip dun sa libingan ni Jesus at hindi nila kakayanin kung sila mismo ang magbubukas. So yun yung kanilang inaalala nung panahon na yon, nung oras na yon. Ngunit habang sila ipapalapit, natanaw nila na yung libingan ni Jesus ay nakabukas na. At agad silang nagpunta, patakbo pumunta doon sa libingan. At yun nga, natagpuan nila ang isang anghel ng Diyos
wala dito sinabi na talagang anghel, pero sa mga verses sa Matthew tsaka sa Luke ay nabanggit na anghel. Isang anghel. So ito po ay isang anghel ang natagpuan nila dito na nakasuot ng mahaba na kasuotan na puting-puti. At sinabi sa kanila na si Jesus Christ nga ay wala na at muli na siyang nabuhay. Ayon sa propesiya ng Old Testament ni Moses, ni David, at ni Isaiah base sa propesiyang ito. So, sila ay nanginig sa takot nung nalaman nila na si Jesus Christ ay muling nabuhay. At hindi nila mawari na ito ay mangyayari. Kaya sila ay agad na tumakbo. Nai-imagine ko yung reaksyon nila. Na talagang sobrang litong-lito sila. Na sila ay takot na takot dahil... kasi nung panahon na yon, ang siguro nasa kaisipan nila ay, naku, may mungo, parang ganun, o may multo. Kaya takot na takot sila. Dahil sa totoo lang, may dalawang encounter ng pagkabuhay. Una, ay nung binuhay ni Jesus Christ si Lazaro. Nung binuhay ni Jesus Christ si Lazaro, ano ang naramdaman din ng mga nakasaksi? Sila ay natakot. Natakot sila dahil isang patay, bilhin mo, isang patay na nabuhay. Para siguro, kung sa panahon ngayon, parang zombie, parang gano'n ang nangyari. Pero, yun din, ang pangalawa ay mismo ang Panginoong Jesus ang nabuhay. Ano? So, ang tanong ko po sa inyo, matagal nang kasama ni Magdalena, ni Maria Magdalena, ni Salome, tsaka ni Maria na anak na ina ni Santiago, si Jesus Christ. Lagi sila nakasunod sa mga pinupuntahan ni Jesus Christ. Pero ang tanong, bakit pa sila matatakot? Siguro, tinatanong nyo rin sa inyong mga sarili. Bakit nga ba sila natakot? Sila ay natakot. Una, dahil sila ay pagkapaniwala nila sa hindi nila masyadong kilala kung sino si Jesus Christ. So natakot sila dahil akala nila patay na. Oh, di ba? Patay na. At muling nabuhay. Hindi nila alam yung katuruan tungkol sa Mesiya. Kasi nakilala nila ang Panginoong Jesus sa personal encounter. Personal encounter. Nakilala nila si Jesus, lalo na si Maria Magdalena, nakilala niya na si Jesus yung nagtanggol sa kanya, sa mamamato, at siya yung tagapagtanggol, siya yung tagapagligtas. Yun yung naisip niya, tagapagligtas. At nakita niya yung mga miracle na ginawa ni Jesus. So, yun lang yung pagkakakilala na lang kay Jesus. Katulad ni Pedro, nakilala niya lang si Jesus. Eh, nung makasama niya si Jesus Christ sa bangka, nung sila ay namimingwit ng mga isda. So, dun lang nakilala ni Pedro. O tulad ni Mateo, nakilala niya si Jesus Christ nung siya ay naniningil ng buwis. So, makikita natin na ang pagkakilala nila sa Panginoon is more on personal encounter. Hindi nila masyadong alam ang katuruan ng Old Testament o yung propesiya ng mga apostol noon. Naniwala lang sila at nanampalataya lang sila na si Jesus ang tagapagligtas. At alam nyo ba, iba rin yung alam nila dahil ang alam nila talaga si Jesus Christ ang maghahari at si Jesus Christ ang magsesave sa kanila bilang isang literal na hari ng Israel. So, maraming tumalikod kay Jesus Christ nung siya ay
madakip at siya ay mapako sa krus. Marami ang nabigo na akala nila ay sabihin nila sa isa kanila sarili na hindi, akala ko siya ang tigapagligtas ng Israel at siya ang mag-aahon sa amin sa slavery ng mga Romano. Pero yun nga po nangyari. So nawala yung pagtitiwala nila kay Jesus. Kaya ang nangyari, nung namatay si Jesus Christ, marami sa mga disciple ang bumalik sa dati nilang mga ginagawa. Tulad ni Pedro, bumalik uli siya sa pangingisda. Yung mga dati nilang mga bagay na ginagawa, sila ay muling nagbalik. Nawala na nila na ano na nila sa kanilang isipan na si Jesus Christ ay patay na. Ano? So yun nga po ang nangyari. So sa madaling salita, nalimutan na nila ang Panginoong Jesus after nung pagkabuhay. Pero minsan nagkakasama-sama pa rin sila, no? Ngayon, yun nga po, nakaramdam sila po ng matinding takot nung nalaman nila na si Jesus Christ ay muling nabuhay. At agad naman po silang tumakbo para sabihin, ipaalam sa mga alagad ng Panginoong Jesus na si Jesus nga po na ating Panginoon ay muling nabuhay. At tayo po ay magja-jump sa 14. Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito. Ayun, bigla nga pong lumitaw na lang si Jesus Christ. Dahil siya po ay glorified body, siya po ay bigla na lang sumusulpot. So, siya po ay makapangyarihan ng Diyos dahil nasa kanya na po yung glorified body. Ano? Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Ayun nga po. So, makikita natin, kung irelate natin to sa ating pong personal na buhay, makikita natin na tulad ng mga alagad, nung panahon lang nakasama nila si Jesus Christ, dun sila malakas. Pero nung si Jesus Christ ay namatay, parang nawala na uli yung ano, yung relationship nila sa Panginoon. Parang yun nga, bumalik sila sa dati nilang mga ginagawa, kinalimutan na nila yung kung ano yung purpose nila bilang isang lingkod o disipulo ng ating Panginoon. Nandoon na parang kung i-relate natin sa ating pong personal na buhay, ganun din po tayo tulad ng mga disipulo na tayo po ay naaalala lang natin ng Panginoon tuwing araw ng Linggo. Pero the rest, from Monday to Saturday, balik tayo sa ating pong mga ginagawa. At marahil, marami rin po sa atin na hindi na nakapanalangin. Hindi na nakakapagbasa ng Biblia. At hindi na po nagdi-devotion. At ang iniisip lang po natin ay more on personal na buhay natin. So, madaling salita, nalilimutan po natin ang Panginoon sa totoong nangyayari sa atin. Nalilimutan po natin ang Panginoon at tuwing Linggo lang natin siya naaalala. Ito yung nakakalungkot sa na naramdaman din ng Panginoon na hindi sila na sila ay matitigas ang ulo, sila ay walang pananalig sa Panginoon. Dahil kung tayo ay tunay na mananampalataya, tunay na nananalig sa Panginoon, yung ginagawa natin sa araw-araw, lagi natin kasama ang Panginoon, lagi tayo nagdadasal at yung totally dependent, maging total dependent tayo sa Panginoon kung tayo ay tunay na nananampalataya, mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Hindi tayo tumitigil. Hindi tayo titigil. Bagkos tayo ay magpapatuloy. So, yun nga po.
tuloy po natin ang pagkabasa. So, pagkatapos, nagpakita si Jesus sa mga 11 halagad. Wala na rito si Judas. Dahil si Judas ay pinagkalulo niya ng Panginoong Jesus. Kaya 11 na lang po sila. Habang kumakain ang mga ito, sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Ayun. Hindi sila naniniwala na talagang ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Nung nakita lang nila si Jesus, tsaka lang sila naniwala. Pero nga, sabi nga doon sa book of Matthew, tsaka sa book of Luke, na sila ay natakot pa nung nakita nila si Jesus. Sobrang takot ang naramdaman nila nung nakita nila si Jesus, na parang isang multo nakita nila. Ayun. Sa 15, sinabi dito, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ayan. So, tayo pala, hindi dapat tayong tumigil sa ating pong mga, sa ating pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Yes, marami sa atin na hindi walang gift ng pagpipreach, hindi marunong magsalita. Pero yung testimony na ipinagkaloob sa'yo ng Panginoon, kung ano yung nagpabago sa'yo, kung paano ka binago ng Panginoon, ipahayag mo lang yon. Marami ang masesave. Marami kang madadala sa Panginoon. So, hindi pala dapat tayong tumigil sa lahat ng ating mga ginagawa. Tayo ay patuloy na magpatuloy sa Panginoon upang makamit ang ating mission bilang tayo ay mga lingkod niya. Kaya nga siya nagtalaga si Jesus Christ ng mga disipulo para ipagpatuloy yung kanyang nasimulan. At tayo mismo, mga disipulo ng Panginoon, mananampalataya hanggang sa saling lahi, lahat ng mga disipulo ng Panginoon, ay tayo ay patuloy at patuloy na ipahayag ang salita ng Panginoon. Dahil ang buhay dito sa mundong ito ay hindi permanente. Ang buhay natin ay habang buhay sa langit. So, habang tayo na dito sa mundong ito, sa anong paraan ipahayag natin ang ating Panginoon? Ito pa, ang ating buhay is a living testimony. Maging maingat din tayo sa ating mga pagkilos, pananalita at pagdesisyon. Na ang Panginoon lagi, ang doon tayo lagi manangan. Na ang Panginoon ang siyang nakikita sa buhay natin. Hindi yung anumang mga kapintasan na ginagawa natin. Kaya yun nga, tayo ay patuloy at patuloy sa Panginoon. Huwag tayong titigil. Patuloy sa from Monday to Saturday to Sunday, araw-araw, oras-oras, tayo ay patuloy na ang ating buhay ay ilaan natin sa Panginoon, na ang Panginoon ang siyang mag-guide sa atin. Tayo patuloy na manalangin, magbigay tayo ng oras sa pagbabasa ng kanyang mga salita upang mas lalo pa natin siyang makilala, no? So, balik po tayo sa ating pong verses. Sinabi po sa 16, ang sino mang sumasampalataya, ayan, balik po tayo sa 15, ang sinabi ni Jesus, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ayan, yan ang mga mangyayari. Sa mga hindi mananampalataya,
sila ay parurusahan. Ano? Ang mga sumampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala sa pangalan ko. Magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Ayan, grabe. So kung ano yung dahil si Jesus Christ ang tagapagmana ng ating Ama, tayo din ng kanyang nananampalataya sa Panginoon, na tumanggap sa Panginoon, ay tagapagmana din. So kung ano yung meron kay Jesus Christ, kung ano yung mga ginagawa niyang miracle, magagawa rin natin to. Kung sabi niya na pagka nilayhans mo, makapagpagaling din tayo ng sakit, ng anumang mga karamdaman. So sa pangalan lang ng ating Panginoong Jesus, gagamitin lang natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. At ang mga pinagpe-pray natin ay magkakaroon ng kagalingan at magkakaroon ng miracle ang sinuman na ating may mapahayagan ng salita ng Panginoon. Kaya yon, tayo ay tagapagmana din tulad ng ating Panginoong Jesus. At sinabi pa dito, yan. Hindi sila maano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Ayan. So, makikita natin ang kapangyarihan talaga ng Panginoon. Na hindi ka dapat mangamba, hindi ka mag-worry, hindi ka matakot. Dahil ikaw ang tagapagmana tulad ni Jesus Christ. Tayo ay hindi kailangang mag-doubt kung ano man yung pinagkaloob sa atin. So, tayo ay patuloy na ang Diyos ay ating paglingkuran. Aalaan natin na ang Panginoon ang siyang kumilos. At ang Diyos din ang nagbibigay ng karunungan sa atin, ng kakayahan, para maipahayag natin ang salita ng ating Panginoon. So, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Lagi lang siyang kasama natin. Dahil siya'y buhay. Siya'y makapangyarihan sa lahat. Noon pa man, Old Testament, hanggang sa ngayon, New Testament, ay ang Panginoon ay naipahayag na. So, ipagpatuloy natin, ipahayag ang salita ng Panginoon para sa kaligtasan ng nakakarami. Kung ano yung naranasan mo bilang kung ano yung naranasan mo nung na-encounter mo si Jesus, ipahayag mo yon sa nakararami, sa mga kaibigan mo, sa kapamilya mo, at tayo ay hindi titigil, tayo ay magpapatuloy sa Panginoon. Hindi tayo dapat manghina dahil ang Panginoon ay lagi nating kasama. Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Huwag tayo magda-doubt kung sino yung ating sinasampalatayanan. Tayo ay patuloy na manangan sa Kanya dahil siya lang ang tanging sandigan natin. So, sa aking pong pagtatapos, ang dalangin ko po na ang salita ng Panginoon ay sumainyo at magkaroon ito ng kaganapan sa ating pong buhay mananampalataya. Huwag po tayong titigil at huwag tayong matatakot dahil ang Panginoon ay kasama natin. Sabi nga doon sa salita ng Panginoon, "Do not fear, for I am with you." Hindi tayo kailangan matakot. Basta tayo magpatuloy, sumunod, at gawin ang ipinagagawa ng Panginoon. Tayo ay tigapagmana. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa mga salita na ating pong tinalakay, at tayo po ay sama-samang manalangin dumulog sa Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po sa aming pong sa iyong mga salita na ipinahayag sa amin. Dalangin namin, O God, na patuloy na inimay mo sa amin na ikaw ay buhay, ikaw ay Diyos na mapangyarihan, na ikaw ang Diyos na kailangan namin sa araw-araw. Panginoon, dalangin namin na hindi kami makalimot na tumawag sa iyo, at pa kami
ay magpatuloy. Magpatuloy na ipahayag ang iyong salita. Magpatuloy na maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, ano man ang mga kapintasan namin, ay hindi ito ang maging hadlang, bagkos ito yung aming malabanan, Panginoon. At dalangin namin na sa araw-araw, Lord, ikaw lang aming maalala, Panginoon, sa bawat desisyon namin, sa bawat gagawin namin, ikaw, Panginoon, ang iyong gabay at kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong banal espiritu ang siya namin, ang siyang mangyari, O Diyos. Lord, maraming salamat sa muli mong pagkabuhay. Tunay po, Lord, na ito ay aming pinahahalagahan, Panginoon. At ito ay aming chinicheris, O God. Lord, maraming salamat sa kaligtasan na pinagkaloob mo. Dalangin namin, Lord, ng kaligtasan na nasa sa amin ay maipasa din namin sa mga tao na nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan. Lord, ayaw po namin na mapahamak ang aming mga kapamilya, ang aming mga kaibigan na hindi pa kumikilala sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tapang. Alisin mo anumang takot sa aming mga puso, bagkos ang tapang na maipahayag ang iyong salita, Panginoon. Ang tapang na kami ay mananampalataya sa iyo, Panginoon. Yun ang mangyari, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Lord, ito po ang aming dalangin. Marami pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.